We are deeply worried to inform you, sir. Pero nagkaroon po ng switching sa Excel na in-insert kay Ma'am Abby. Naipalit ng staff namin ang Excel ng yumaong asawa ninyo sa Excel niya. What? Anong ibig mong sabihin? Na si Abby mismo ang biological mother ng triplets? Yes, sir. I'm very sorry. Ngayon lang po namin nalaman nang i-review ko ang ginawa ng staff. But if anything you wanted to do, kung gusto niyo pong magsampa ng kaso, tatanggapin po namin yun. It's my fault na hindi ko po na-remind ng maayos ang aking staff tungkol po sa mga Excels. Mabigat ang bawat naging paghinga ni Abigail habang nakikinig sa conversations ng doktor at ni Mr. James Saldivar na siyang ama ng ipinagbubuntis niya. She is a surrogate mother para sa mga anak ng billionaire. Binayaran siya nito ng 10 million pesos para dalhin ang anak nila nang namayapa nitong asawa. But now, it says na nagkamali ang proseso at Excel niya mismo ang na-insert sa kanya. Let me think about it first. But expect na hindi ko to palalagpasin, Dr. Cruz. It was my late wife. She is the reason why I decided to do this. Tapos ibang Excel ang inilagay ninyo sa surrogate na yan? Halos nanlisik na binalingan siya nito kaya umiwas ng tingin si Abby at napalunok. Palaging ganun ang trato ng lalaki sa kanya kaya hindi na siya nagtataka pa. Pero ang kaba ay nananatiling ganun pa rin. Tawagin man siyang martir ay wala siyang pakialam. It was her love for the man that made her to agree na maging surrogate ng mga anak nito. Kilala na niya si James noon pa lamang at gusto na niya ito. Ngunit nang magpakasal ito sa ibang babae, nawala na siya ng pag-asa. Not until 2 years ago, namatay sa leukemia ang asawa nito. Isang taon pa lamang silang kasal noon, kaya nananatiling hindi nakaka-move on ang lalaki at hirap sa pakikitungo sa iba. Nang marinig niyang nagpaplano ito ng surrogacy, mabilis siyang nagpresenta at pumayag naman ito sa isang kondisyon. Pagkatapos niyang manganak, ay iiwan niya ang mga bata sa lalaki at hindi na magpaparamdam pagkatapos. It was so hard for her but she loves him. Iniisip na lamang ng babae na ito ang pinakamabuting maibibigay niya para sa lalaking minamahal. She made up her mind too. Pagkatapos niyang manganak, uuwi siya ng probinsya at magpapatayo ng isang maliit na kubo galing sa perang ipinambayad sa kanya. But after this, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng bulilyaso. Hindi niya inaasahang ang mismong Excel niya ang in-insert sa kanya. Ang ibig sabihin lang nun, ang triplets na dinadala niya mismo ay sa kanya. No words can explain how deeply sorry I am, sir. Pasensya na po talaga. Leave us alone. I'll talk to her. Matapos utusan ni James ang doktor ay mabilis naman itong lumabas ng kwarto. Nasa mansyon sila ngayon ni James Saldivar at ang doktor na mismo ang bumisita roon. Dahil kasi sa sensitive niyang pagbubuntis, kinakailangan niya pang tumira sa mansyon nito upang mabantayan at maalagaan ng mabuti ang pagbubuntis niya. Ginusto mo to, no? It was your plan all along, huh? Abigail? Napakurap-kurap siya at malungkot na umiling sa lalaki. Mula pa lamang noon, kahit kailan ay hindi nagpakita ng kabaitan ng lalaki sa kanya. He was never gentle to her. Wala akong alam sa nangyayaring yun. Hindi ko ginustong Excel ko ang ma-insert nila, James. Kung pwede lang sanang bawiin ito at ipalit ang Excel ni Marie... Oh, shut up! We all know na patay ka sa akin. Kaya sigurado akong pinagplanuhan mo to para makuha ako. Nagkakamali ka. Nagkakamali ka sa inaakala mo. Nanlabo ang paningin niya. She is helpless at ginagamit pa nito ang nararamdaman niya para lang ibato ang paratang na hindi naman niya ginawa. Alam mong mahal na mahal kita, pero hindi ko gagawin ng bagay na ganun. Hindi ko kayang gawin yun sa asawa mo. Eh bakit nangyari to? Hindi ko alam.
Mariin siyang napapikit at mabilis na pinahid ang luhang tumulo sa kanyang pisngi. Ang manhid na si James ay wala namang pakialam at nananatili sa kinatatayuan nito. Huwag kang umiyak sa harapan ko dahil hindi ako naaawa sa'yo. Walang emosyong wika ng lalaki. Hindi naman ako nagpapaawa sa'yo. Sanay at sawa na ako sa mga paraan mo, babae. Lahat ng taktika at gawain mo. Alam mo na ang patutunguhan nito. Hindi mo ako maluloko. Bumigat ang naging paghinga niya, kaya't nasa po ng babae ang kanyang dibdib. Hindi mo na mababago ang nararamdaman ko. Si Marie, siya lang ang tanging babaeng mamahalin ko. At wala kang pag-asa. Oo na, tama na. Huwag mo namang ipamukha sa akin yun dahil matagal ko nang alam yun. Pero huwag kang mag-alala. Pagkatapos na pagkatapos kong maipanganak kang tatlo, iiwan ko kaagad sa iyo ang triplets. At hindi na ako magpapakita kahit kailan. Kahit mga anak ko rin naman sila. Umangat ang sulok ng labi ng lalaki. Ngumisi ito. Dapat lang. Matapos ang malamig na paninitig nito sa kanya, lumabas na rin ito at narinig ang pagmamakaawa ng nagkamaling staff sa labas. Ipakukulong ito ng lalaki. Suminghap si Abby at pinunasan muli ang mga tumulong luha nang bigla siyang makaramdam ng matinding pagkirot ng kanyang tiyan. Aray! Napaigik ang babae. Sinubukan niyang tumayo ngunit hindi niya nakayanan nang mas lalong sumakit ang kanyang tiyan at maramdaman ang tumutulo ng likido sa kanyang binti. Nang dungawin ito ng babae ay nanlamig siya sa kanyang pwesto. Oh, Diyos ko! Dugo! Abigail! Kasabay ng pagkawala ng kanyang ulirat ay ang pagpasok ng doktor sa kwarto, kasunod ang nagulat din na si James. Ang mga anak ko, Abby, hindi sila pwedeng mapahamak. Saad nito na nag-aalala. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang mararamdaman. Kahit nasa bingit na siya ng kamatayan ay ang mga bata lang talaga ang inaalala nito at hindi man lang naisip ang nararamdaman niya. Mula sa malambot na pakiramdam ay unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita ang mga saldivar na nakapalibot sa kanya at puno ng pag-aalala ang ekspresyon. Thank God! Gising ka na, Abby! Tita! Nanghihina ang tinig niya na tinanguan ang ina ni James. Ito ang ginang na nagpaaral sa kanya noon. Lumaki sa isang broken family na kapwa mga magulang niya ay may kani-kanya ng pamilya. Naiwan sa kamag-anak sila Abby at naging utusan siya. Nang minsang utusan ng tiyahin niyang magbenta ng kutsinta sa ginang. Doon na siya nito tinanong at naawa sa kalagayan niya kaya nagpresinta itong paaralin siya. Yun lamang ang malaking pasasalamat ni Abby sa mga saldivar kaya naman sa tuwing walang klase ay naroon siya upang tumulong sa mga gawaing bahay upang maibalik ang kabaitan ng mga ito sa kanya. Yun din ang naging dahilan kung bakit nakilala niya si James na noon pa lang ay snobber na. May nararamdaman ka bang masakit sa katawan mo? Wala naman po. Mabuti na lang talaga okay ang triplets. Malakas ang kapit nila sa'yo kaya sensitive ang situation mo. Ngumiti siya nang malamang safe ang kanyang ipinagbubuntis. Sa mga naglipas na buwan, natutunan ng mahalin ni Abby ang mga ito. Nalaman ko rin ang naging malaking pagkakamali ng doktor na gumawa ng surrogacy. Kaya ginagawa namin ang lahat ng buong pamilya namin upang mausisa ang legitimacy nila at baka mawalan pa sila ng permit. Kinagat niya ang kanyang labi. Talaga namang malaking argabyado ito dahil malaki ang ibinayad ni James para maiproseso ang surrogacy pagkatapos ay nagkaroon ng malaking pagkakamali. Pasensya ka na kung naipit ka sa ganitong sitwasyon, iha. Napagbuntunan ka rin siguro ni James ng galit niya. Lately kasi hindi rin umaayon ang panahon sa kumpanya kaya stress na siya. Idagdag pa na hindi pa rin nahahanap ang pinsan niyang si Gabriel. Kaya naman halos wala ng tulog ang anak ko. Tipid siyang ngumiti sa ginang. Naiintindihan ko po, tita. Isang buwan na ang nakakaraan mula ng maaksidente ang dalawang pinsan ni James. Napuruhan ng pinsan nitong si Aaron, ngunit nagpapagaling na ngayon.
Samantalang si Gabriel ay nawawala pa rin. Umapaw kasi sa bangin ng kanilang sasakyan dahil sa kalasingan at lumubog sa ilog. Iyon ang pinagkakaabalahan ng mga Saldivar ngayon, lalo pat si Gabriel ang nag-iisang anak ng tiyuhin nila James, na siyang may hawak ng pinakamagaling na kumpanya ng Saldivar Corporation. Sa madaling salita, missing ang tagapagmana ng mga Saldivar. Oo nga pala, nagpakuha na ako ng pagkain kay Anasita sa baba. Dapat kang kumain para lagi kang malakas. Hindi ka dapat nagpapastress para huwag nang maulit ito. Subalit paano nga ba niya sasabihin sa Ginang na ang anak lang naman ito ang dahilan ng kanyang stress? Maya-maya pa ay dumating na ang mayordoma, dala ang sinasabing pagkain. Ma'am, narito na po ang pagkain. Dumating na rin po si Sir James. Paakyat na po siya. Muli na namang tumubo ang kaba sa dibdib ni Abby. Hindi rin naman inabot pa ng ilang minuto bago pumasok sa kwarto si James na naka-corporate attire pa. Ligtas na ba ang mga anak ko? Tipid siyang tumango. Mabuti naman. Pagkatapos ang tanong ay nagdesisyon na ring lumabas ang lalaki ngunit agad itong pinigil ng kanyang ina. Teka, hindi mo man lang ba tatanungin si Abby? Kung okay lang din siya, anak? Malaki na siya, ma. She can handle herself. Besides, kung hindi siya nagpapaka-stress, hindi naman yan mangyayari sa kanya. Muntikan pa ngang mapahamak ang mga anak ko. Anak nating dalawa. Yun ang gustong-gustong i-correct ng babae rito, ngunit pinili na lamang niyang manahimik. Kung makapagsalita kasi ito, ito rin naman ang dahilan kung bakit na-stress siya kahapon. Eh hindi ka dapat ganyan anak. At least you should care for the mother of your child. Hindi siya ang ina ng mga anak ko. In your thoughts, oo. Pero biologically and in science, si Abby ang ina ng mga anak mo sa ayaw at sa gusto mo. Oh come on James, 2 years nang wala si Marie. Kalimutan mo na siya. Biolenteng umigting ang panga ng lalaki sa tinura ng kanyang ina. Madaling sabihin yan sa'yo, dahil hindi naman kayo ang nagmamahal. Tila ba sinaksak ng ilang beses ang dibdib ni Abby sa tugon ng lalaki, para bang ipinagmumukha nito ng milyong beses sa kanya na wala siyang karapatan. Matatawag mo bang pagmamahal yun? 2 buwan lang kayo noon at pinakasalan mo na rin dahil pinressure ka ng pamilya niya. At ikaw naman bilang mabuting lalaki, pumayag ka agad kahit hindi ka patuluyang kilala ng babaeng yun. Nabulag ka lang anak. Ginawa nila yun dahil alam nilang mayaman ka. Itinali nila ang anak nila sa'yo kahit alam naman na may taning na ang buhay ni Marie. At inilihim pa nila ang kalagayan ni Marie sa'yo. Bakit? Kasi may makukuha silang pera once na mawala siya. Mama! Watch your words. Mabuting mga taong pamilya ni Marie. Paano niyo nagagawang sabihin yan sa harapan ko mismo, ha? Galit na galit ang mga mata ni James. Ang ina nito ay natutupang labi at bumagsak ang balikat. I'm sorry. Nadala lang ako ng emosyon ko, anak. Tuluyan na kayong nakontrol ng babaeng yan. Nadala na naman kayo ng pagmamakaawa niya. Malakas nitong isinara ang pintuan at naiwan ang dalawa sa loob. Oh my goodness, I'm really sorry kung nasa-stress kita ngayon, iha. Sadyang hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko. Okay lang po yun. Anyway, gusto mo bang subuan kita? Nako, hindi na po. Okay naman na po ako. Sige, pero maiwan na muna kita rito ha. Kailangan ko lang magpahangin sa labas. Sinundan ng tingin ni Abby ang likuran ng ginang bago ito tuluyang nawala. Nang mag-isa na lamang siya sa kwarto nito, marahan niyang hinaplos ang umbok ng kanyang tiyan. Kapit lang kayo mga anak ha, malalagpasan din natin to. Kailangan niyang palakasin ang kanyang loob dahil walang ibang gagawa nun para sa kanya. Lumipas ang mga araw ay tuluyan namang gumaling ang pakiramdam niya at nakakalabas na rin siya. Dahil kung minsan ay bored, pumupunta ng nature park ang babae at doon nagpapahangin. Nagdadala rin siya ng libro at nawiwili sa pagbabasa.
Isang beses sa sobrang pagkawili niyang magbasa ay nakalimutan na niya ang oras kaya naman nalampasan na siya ng tanghali na hindi kumakain. Nako, patay ako nito. Ayaw pa naman ni James na nalilipasan ako ng gutom. Ngumiwi siya at tumayo na. Sakto namang bumungad sa harapan ang iritadong si James na may dalang mga pagkain sa kamay. Bakit ba ang tigas ng ulo mo, ha? Hindi ba't sinabi ko na sayong huwag kang magpapalipas ng gutom? Hindi lang isang nasa tiyan mo, Abigail. Mariing wika nito sa kanya. Nako, pasensya ka na, ha? Nalibang kasi ako sa pagbabasa ko eh. Kung saan-saan kita hinahanap. Hindi ka rin sumasagot. Muntikan pa akong tumawag sa 911. Kinagat niya ang ibabang labi. Nakaramdam tuloy ng konsensya ang babae sa kanyang ginawa. Pinagkatinginan din sila ng iba pang mga naroon, lalo na ang lalaki dahil sa tindig at taglay na kagwapuhan nito. Nako, pasensya ka na talaga. Pero hindi na mauulit. Akin na yung food container. Inihanda mo ba yan para sa akin? Huwag ka nang umasa. Para to sa mga anak ko. Ngumiti siya at kakaiba yun. Hindi siya nakakaramdam ng kaba kahit galit dito. Dahil na rin siguro sa magaang tanawin sa paligid. Anak ko rin naman sila. Humagikik siya. Nanliit ang mga mata ni James ngunit hindi na umangal. Umupo sila sa mat at doon nilantaka ni Abby ang dala nitong mga pagkain. Masarap! Tahimik ito habang pinagmamasdan siyang lantakan ang chicken at vegetable soup na dala niya. Sa sobrang sarap niyon, hindi na namalaya ni Abby na may naiwang kanin sa gilid ng baba niya at sa kanyang buhok, kaya naman napairap ang lalaki. Baboy ka ba? Nakaka-offend ka, ha? Para ka kasing baboy kung kumain. Pilit nitong itinatago ang pagngiti. Eh di ibig sabihin nun, baboy rin yung triplet sa tiyan ko? Mabilis na natutop ang labi ni James at tumaas ang kaliwang kilay. At bakit mo naman idinadamay ang mga anak ko sa kababuyan mo, ha? Aba, namumuro ka na, ha? Gusto mo bang huwag akong kumain para magutom ang mga bata? Hamon niya. Kumain ka na dyan. Hinay-hinay lang kasi. Garalgal pa rin ang paraan ng pagsasalita nito kahit nararamdaman ng babae na malambot ito ngayon at wala sa mood na magsuplado. Sige na po, opo, mister. Nagpatuloy sa pagmasid ang lalaki habang kumakain siya, ngunit nang nananatiling walang ideya si Abby sa kanin sa labi nito, ay nainip na ang lalaki at ito na mismo ang kumuha ng kanin na yon, dahilan kung bakit natigil ang paghinga ng babae at nagulat. Anong ginagawa mo? Kalma, may kanin ka sa gilid ng labi mo, baboy. Mabilis na namula ang pisngi niya at umiwas ng tingin. Pagtingin niya sa paligid, naabutan naman niya ang ibang nakatingin sa kanila na tila kinikilig. Sana all, sweet! Ang gwapo ng asawa niyo. San ka ba makakahanap ng ganyang chupapi? Marami pa siyang naririnig kaya naman mas lalong namula ang kanyang pisngi. Si James ay walang narinig at patuloy sa pagmamased sa kanya. Tila ba binayaran ito para bantayan siya at siguraduhing nakakain. Abby. Tapos na siya nang muling tawagin ito kaya naman umangat ang tingin ng babae sa kanya. Ha? Hindi pa naman nagbabago ang isipan mo, no? Napalunok siya. Nagbabago ang ano? Nagbabago ang isip mo na itakbo ang mga anak ko. Hindi mo naman yun naiisip, hindi ba? Bumagsak ang tingin niya sa lupa. Kaya naman pala hinahanap talaga siya nito ay dahil may ibang dahilan. Natatakot itong baka tumakbo na siya. Alam kong mula nang malaman mong nagkamali ang mga doktor, nagbago ang isipan mo tungkol sa mga bata. Pero gusto ko lang ipaalala sa'yo, bayad ka na. Kaya wala ka ng karapatan sa kanila. Mapait ang bawat naging paglunok niya. Huwag mo rin sanang isipin na bumabait ako sa'yo dahil sa pakikitungo ko ngayon. Ginagawa ko lamang to para huwag nang magulo si Mama. Tumango siya. Kahit na masakit ang kanyang lalamunan at nagbabadya na namang tumulo ang kanyang mga luha. Naiintindihan ko. Hindi mo na kailangan pang mag-alala.
pagkatapos mong manganak, pwede kong dagdagan ng perang ibinigay basta malulusog lang sila. Hindi mo naman na kailangan gawin yun. Malaki na ang ibinayad mo sa akin. Huwag mo nang dagdagan pa. Besides, plano ko rin na pagkatapos manganak, uuwi ako ng probinsya namin. Mabigat para sa babaeng banggitin iyon. Tila ba ibinibili na niya ang kanyang mga anak sa lalaki. Kung sana hindi nagkamali ang mga doktor, ay baka mas naging madali pa sa kanyang i-let go ang mga triplets. At ano namang gagawin mo sa oras na dumating ka ng probinsya? Magpapatayo siguro ako ng bahay. At kung makahanap man ng lalaking mamahalin, doon na rin ako magpapakasal at bubuo ng sarili kong pamilya. Tinik iyon para sa lalamunan niya. Paano naman niya yun magagawa ngayong alam niyang iisang lalaki lang ang mahal niya? Tanga ang puso ng babae. Hindi nito magawang turuan ang kanyang dibdib na magmahal ng iba kahit ilang beses nang sinasaktan siya ni James. Well, that's good to hear. Umuwi na tayo, gagabi na. Tahimik na sila habang nasa biyahe. Nakakapanibago man ang kaamuhan nito sa kanya, ngunit alam ni Abigail na pansamantala lamang iyon. Muling lumipas ang mga araw at nararamdaman na niyang lumalaki na ang kanyang tiyan. Nasa ika-anim na buwan na siya ng kanyang pagbubuntis at nararamdaman na rin ang paggalaw ng tatlo sa kanyang tiyan. Magandang umaga sa inyo, mga anak. Gumalaw ang tiyan niya. Sumagot ang mga ito kaya napangiti siya. Bakit ang kulit ninyo kapag tayong apat lang, ha? Hindi kayo umiimik kapag nandyan ang daddy nyo, ha? Pagmuso naman niya. Nang unang beses kasi niyang maramdaman ang pagsipa ng mga ito, ay agad niyang sinabi kay James. Ngunit nang tingnan nito, hindi na gumalaw ang mga yon, kaya napahiya siya. Ayaw nyo ba sa daddy nyo? Mas gusto nyo kay mama, no? Natutop ang labi ng babae. Nang muli na namang tumugon, ang tiyan niya. Nako, kayo ha? Hindi pa nga kayo lumalabas, may favoritism na kayo? Paano ko kayo makakalimutan nito, ha? Naiiyak siya habang naiisip iyon. Naiinis ang babae na sobra niyang iyakin at sensitive mula nang magbuntis siya. Kunting kibot lang ay naluluha na ang kanyang mga mata. Pero sana patawarin niyo kagad si mama kung kailangan ko kayong iwan, ha? Surrogate mother niyo lang kasi ako eh. May asawa na ang daddy niyo at yun ang totoong mahal naman niya. Wala na siya para alagaan kayo pero hindi bali na. Nandiyan naman si lola niyo at mga tita niyo na mababait. Pinahid ni Abby ang luha at tumayo na. Ngunit laking gulat niya nang makita ang ina ni James na nakatayo sa likuran niya. Buo na ba talaga ang desisyon mo, iha? Bumagsak ang balikat niya. Buo na po, tita. Nakakalungkot na kailangan mo pang mawalay sa kanila. Gayong ikaw naman ang biological mother nila. Ganun naman po siguro talaga eh. May pinirmahan akong kontrata at binayaran din ako ni Sir James. Wala na akong habol sa mga anak ko. Lumambot ang ekspresyon sa kanya ng ginang. Hindi ba't gusto mo naman si James talaga? Noon pa lang alam ko nang may pagtingin ka sa anak ko. At hindi ko yun hinahadlangan, iha. Nagulat siya. Hindi niya alam na pansin din pala ng ginang ang nararamdaman niya para kay James. Nakaramdam siya ng hiya. Huwag ka nang mahiya sa akin. Kilala na kita mula nang bata ka. Kaya alam ko kung may gusto ka sa isang lalaki. Kaya gusto kong sabihin sa'yo na what if subukan mo ulit kunin ang loob ni James? Subukan mong ipaglaban yung nararamdaman mo. Hindi lang naman yan para sa'yo, kundi para rin sa mga bata. Tita, kung gagawin mo kasi yon, magkakaroon sila ng buong pamilya. Hindi mo na kailangang mawalay sa kanila. Ano sa tingin mo? Pero alam naman po nating manhid si James pagdating sa akin, tita. Lumapit ito sa kanya at marahang hinaplos ang kanyang balikat. Subukan mo lang ulit. Susuportahan kita. Lakasan mo lang yung loob mo. Hindi alam ng babae kung anong pumasok sa kanya nang pumayag din siya sa suhestyon ng ina ng lalaki. Nagkaroon siya ng panibagong pag-asa dahil sa pagpapalakas ng loob sa kanya ng ginang, nabawi ng babae ang kanyang confidence.
Eto nga pala yung nightwear na ginamit ko noon upang mapaakit sa akin ang ama niya. Eto, gamitin mo to. Baka gumana rin sa'yo. Humagikik si Felicia habang pinipresenta kay Abby ang pulang nighties. Teka, kasya po ba to sa akin, tita? Oo naman, ano ka ba? Kasya yan sa tiyan mo. Nahihiya niyang isinukat ito at nang magkasya ay galak na napapalakpak pa ang ginang. Perfect! Bagay na bagay sa'yo. Mamaya, hayaan mong nakabunghay ang buhok mo at pumuwesto ka sa kama. Uutusan ko si James mamaya na puntahan ka pagdating nito. Para na siyang kamatis habang nakikinig sa ideya ng ginang, ngunit wala naman siyang reklamo. Pagbalik sa kwarto niya, yon ang inatupag ng babae. Nag-half bath pa siya at siniguradong mabango bago binlower ang buhok at naglagay rin ng lip gloss na pampatingkad sa kanyang labi. Ayan, kompleto na. Pagak na saad ng babae at umupo pa sa dulo ng kama. Teka, ano namang pwesto yung gagawin ko? Hihiga ba ako? Uupo? Ah, sige, uupo na lang ako ng ganito. Tila babaliw siyang kinakausap ang kanyang sarili at ilang beses na sumubok ng posisyon, ngunit awkward talagang tingnan pagdating sa kanya. Sa huli ay nauwi siya sa simpleng pagdekwatro at walang tigil sa paghaplos ng kanyang buhok. Hindi nagtagal ay narinig na niya ang paglapit ng mga yabag na pamilyar na tao. Bumukas ang pintuan at iniluwa nito si James na naka-long sleeve pa. Mula sa blankong ekspresyon, mabilis na kumunot ang noo nito nang makita siya. Anong ginagawa mo? Bakit ganyan ang suot mo? Natigalgal ang babae at napakurap-kurap. Hindi mahagilap ang mga salitang pinraktis niya pa kanina. Naiinitan kasi ako kanina kaya nagpalit ako ng ganito? Pangit ba? Napahalukip-kip ang lalaki at tila nang iinsultong tinaasan siya ng kilay. Sino namang hindi maiinitan? Eh sa dami ng kulay na pipiliin mo, bakit pula pa ang napili mo? Nagmumukha kang pulang battery ng Everready, Abigail. Nalaglag ang panga niya at mabilis na sinakop ng panlalamig ang sistema niya. Yun na ata ang pinakanakakahiyang sinabi nito sa kanya. Magpapalit na lang ulit ako. Pasensya ka na ha. Halos maiyak siya sa hiya. Sobrang taas pa naman ang confidence niya kanina tapos yun lang ang maririnig niya mula sa lalaki. Imbes na ma-amuse o magandahan sa kanya ay na-insulto pa siya nito. Sabi ko na nga ba eh, maling ideya talaga to eh. Paglabas niya ng walk-in closet ay naghihintay pa rin si James at nakaupo na ngayon sa sofa. Yan, di hamak na mas bagay yan sa'yo. Dumungaw ang tingin niya sa suot na blouse at mahabang palda kaya't napairap siya. Bakit ka nga pala umakyat dito? Iwas na lamang niya sa usapan. Hindi pa rin makapaniwala ang babae na ilang minuto lang ang itinagal niya sa 90s na yon. Pinapatawag ka ni mama. Kakain na raw. Alam na niya iyon dahil iyon ang plano nila. Nadismaya lang siya. Paniguradong umaasa pa naman ang ginang na magtatagumpay ang plano nila. Kaya rin siguro nagtataka ang lalaki noong una dahil ito ang inutusang tawagin siya. Gayong marami namang katulong sa mansyon. Ayun na nga, palpak ang naging plano nila. Oh, Abby, kamusta ang naging plano natin? Bakit iba ang suot mo ngayon? Agad na lumapit sa kanya ang ginang at nagtataka sa suot niya. Nako tita, pasensya ka na po. Palpak po tita. Nainis lang sa akin si James sa suot ko. Ang sabi ba naman niya sa akin, mukha raw po akong pulang battery ng Everready? Sumbong niya. Nako talagang batang yun talaga, oo. Hindi talaga gumana ang mahiwaga akong pantulog? Huh? Kahit ang ginang ay na bad trip habang kumakain sila, si James na walang alam sa bagay na yon ay walang pakialam sa paligid at diretso ang kain. Alam ko na, may naisip akong iba. Tingnan natin kung hindi siya bibigay. Ani sa kanya ng ina nito. Peking umiti si Abby. Wala na siyang tiwalang gagana pa yon sa manhid ba namang lalaki. Tingnan mo tong lipstick ko na to.
Ito naman ang dahilan kung bakit adik na adik sa akin ang ama ni James noon, iha. Kung hindi nga yun namatay eh, hanggang ngayon adik na adik pa rin yun sa akin. Humahagikik pa ang ginang nang muli na naman siyang bigyan ng panibagong plano. Lipstick naman ngayon na kulay velvet ang naisip nitong ipasuot sa kanya. Ilagay mo to sa bibig mo mamaya kapag bumisita kayo ng doktor. Panigurado, hindi mawawala sa iyo ang tingin niya. Tipid lamang siyang ngumiti. Wala siyang choice kundi sundin iyon at kahit papaano ay nagkakaroon din ng kaunting pag-asa dahil bumagay naman sa kanya ang kulay nito. Sana gumana ka na. Saad ng babae habang naghihintay sa sasakyan. Ngayong araw ang unang bisita nila sa doktor na ipinalit ng lalaki. Nag-resign kasi yung doktor dahil sa takot na ipakulong ito ng lalaki pagkatapos ng aksidenteng pagkapalit ng mga egg cells. Sana mapansin na niya ako. Natawa siya nang maramdamang sumipa ang tiyan niya. Tingin niyo, magugustuhan na ba ako ng daddy ninyo, mga anak? Naghintay siya muli na gumalaw ang mga ito, ngunit hindi na. Suminghot na lamang si Abby. Alam na niyang magiging palpak ito dahil kahit mga anak nila ay hindi sumasang-ayon. Seriously, Abigail? Ano na namang naisip mo at nag-lipstick ka ng ganyang kulay? Mukha kang bruha. Alam mo, hayaan mo na lang ako. Gusto ko ng ganitong shade eh. Pagmamatigas niya at umiwas ng tingin sa lalaki. Napailing-iling na lamang si James at humarap sa harapang bahagi. May kung ano itong inusal sa sarili na hindi naman narinig ng babae. Lumipas na naman ang mga araw ay naubusan na ata sila ng pag-asa ni Felicia. At kahit ang pabango nito ay ginamit na rin niya, ngunit wala pa ring epekto sa lalaki. Hindi talaga tayo pagbibigyan ng anak ko na yan eh. Ang choosy rin talaga eh, no? Napapakamot ng tiyan ang babae at huminga ng malalim. 2 linggo na nilang sinusubukang pahulugin ang loob ni James, ngunit palagi namang palpak. Ano kayang ginawa ni Marie noon upang makuha ang loob niya? Teka, hindi kaya ginayuma ang anak ko? Nako, hindi naman po sigurong ganung tao si Marie, tita. Aniya, kahit alam ng babae ang ginawa nito noong nabubuhay pa. Ayaw niya itong siraan. Nakita niya kung paanong minahal at inalagaan ni James ang asawa noong ito ay buhay pa. Kahit pa alam niyang niloko nito ang lalaki at nangaliwa ito habang kasal na sila. Siya lamang ang nakakaalam noon dahil siya lamang naman ang nakakita rito sa pagpasok at paglabas ng hotel. Inilihim iyon ng babae sa pag-iisip na huwag masira ang tingin ni James kay Marie kahit pa nagalit ng ilang beses sa kanya ang lalaki. Ayaw niyang masira ang paningin nito sa asawa at kamuhian ito gayong wala naman na. Ah, basta! Subukan na lamang ulit natin, ha? Kung hindi talaga gagana, ang importante naman, sinubukan natin. Tama po kayo, tita. Ang importante, sinubukan nila. Kaya naman ang huli nilang subok ay pumalpak na naman. Hindi na sila umangal at hinayaan na lamang ang kapalaran niya. Nakatadhana na talaga siyang umuwi ng probinsya at iwan na lamang ang mga anak sa pangangalaga ng lalaki. Mainit ang hapon kaya naman hinubad ni James ang t-shirt at lumusong sa swimming pool. Linggo at walang trabaho kaya naman nananatili siya sa mansyon at napagdesisyonang lumangoy na muna upang magpalamig. Nakailang laps ang lalaki bago napagdesisyonan na umahon at tumungo ng sun lounger upang kunin ang whiskey na iniinom niya. Sa dulo, nahagip ng tingin niya si Abigail na nagtatago sa likuran ng mga tanim at tila nagmamased sa kanya, kaya hindi niya mapigilan na mapangisi. Namamangha ang lalaki na hindi pa rin talaga ito tumitigil sa planong pagpapahulog sa kanya. 2 linggo na. Akala ng mga ito ay hindi niya napapansin ang mga plano kasama ang ina, kaya naman sinasadya niyang biguin ang mga ito at insultuhin siya sa bawat subok nila. Ngayon, hindi niya alam kung ano na namang pakulo ang gagawin nito, ngunit inaasahan na niya iyon. Kaya naman pumuesto siya at humiga, nakatihaya at bungad na bungad
ang 8 packs na abs niya. Tingnan natin kung anong gagawin mo. Bulong niya at saka napangisi. Nae-enjoy na rin naman ng lalaki ang pagsadyang pagpunan niya rito kahit ang totoo ay bagay naman talaga kay Abby ang mga isinusuot nito. Noong unang gabi pa lamang nang nakita niyang nakasuot ito ng pulang nighties ay tila nabuhay ang lahat ng pagnanasa niya sa katawan. Naramdaman niya ulit ang matagal nang hindi niya nararamdaman. Tingnan natin kung hanggang kailan ang kaya mo. Usal niya at saka pumikit. Maya-maya pa ay naramdaman na niyang humakbang ang babae at inaasahang lalapit ito sa kanya upang gawin kung ano man ang ipinaplano nito. Ngunit hindi yun nangyari. Bagkos, ang tubig sa pool ang tumunog kaya mabilis na bumangon ang lalaki at nakitang lumusong sa pool si Abby. Nagkamali siya ng hinala. Anong ginagawa mo? Baka mabinat ka niyan. 2 buwan na lang at manganganak ka na. Alalang saad niya at binantayan ito sa bawat langoy ng babae. Ang pagkakaalam ko, hindi naman bawal lumangoy kapag buntis ka, di ba? Exercise nga to para hindi ako mahirapan sa panganganak ko. Kung ganun, mag-ingat ka. I can't risk my babies. Huwag kang mag-alala, kaya ko ang sarili ko. At ang mga bata, James. Wala na siyang tugon at taimtim na binabantayan si Abby. Sinubukan pa nito ang patihayang langoy, kaya naman nakita ang umbok na tiya nito na pilit nangingibabaw sa suot na two-piece ng babae. Bumuka ang labi niya. Hindi alam ng lalaki, ngunit iba ang idinudulot nitong pakiramdam sa kanya sa tuwing nakasuot ng fitted na damit ang babae at halata ang tiya nito. It's sexy, seductive, and giving him chills. Noong mga nakaraang sinasadya nitong magpaganda, ay itinatago niya na lamang ang totoong reaksyon niya. Subalit ngayong hindi naman ito sinasadya, ay mas lalo lamang siyang nagkakaroon ng interes sa babae. Kaya naman tumayo siya at lumapit dito. Anong ginagawa mo? Nagulat si Abby nang bigla na lamang siya nitong yakapin mula sa kanyang likuran. Mariing na papikit si James at ikinalma ang kanyang sarili. Manatili ka muna sa pwesto. Huwag kang gumalaw. Anito. Nagtataka man ay sinunod ng babae ang tinuran niya. Mabigat ang bawat buga ng hangin ng lalaki. Ibinaba niya ang mga kamay sa tiyan nito at pinakiramdaman iyon. Balak lamang niyang pakalmahin ang sarili, ngunit bigla itong gumalaw kaya nagulat siya, pati si Abby. Sumipa sila. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang naghari sa puso ni James. Unang beses nila tong gumalaw na nandyan ka ha? Galak na wika ni Abby. Tumango naman si James at ngumiti. Alam na niya ang nararamdaman. It was the feeling of knowing that your children are alive. Knowing that they are healthy and safe. Muli niyang hinaplos ang tiyan ni Abby at tumugo naman ang tiyan nito. Sumipa muli ang triplets. Tingnan mo, mukhang ang saya nila. Tuwang-tuwa rin si Abby kaya umangat ang tingin niya rito. Natigilan ng lalaki dahil iyon pa lamang ang unang beses na nakaharap niya ang babae ng ganoon kalapit. Her face is spotless. Wala ni isang tigyawat o sugat man lang. Sobrang puti at sobrang ganda. Hawakan mo ulit! Gumagalaw ulit sila! Napakurap-kurap siya at doon lamang natauhan ng hawakan nito ang kamay niya at ilagay sa tiyan nito. Doon naramdaman ni James ang paggalaw ng kanyang mga anak. Samantalang si Abby ay halos mapahalakhak sa sobrang saya dahil sa unang pagkakataon ay gumalaw ang mga anak sa presensya ng kanilang ama. Nako, mukhang paborito ka na nila ngayon ha? Do you think? Oo naman. Tingnan mo, kanina pa sila gumagalaw, pero hindi naman sumasakit yung tiyan ko. Unti-unting umangat ang sulok ng labi niya. Masaya siyang maramdaman ang kanyang mga anak. Masayang masaya. Yon ang inaasam niya. Buong araw ay nasa good mood ang lalaki pagkatapos nun at hanggang sa mga sumunod pang mga araw. Ang pagiging mabait nito ay isang bagong tanawin para kay Abby dahil inakala niyang hindi na talaga gagana ang pagpapapansin dito. Masaya siya at ang mga bata lang pala ang magpapalambot kay James.
James seems to be in good mood this week. Gumana na ba ang plano natin, Iha? Nako, tita, hindi po ako sigurado eh. Hindi kasi niya alam kung tungkol pa rin ba sa mga bata ang pagiging good mood ng lalaki o kung dahil sa nakabalik na ang nawawala nitong pinsan na si Gabriel. Sobrang tuwa ng mga Saldivar nang makabalik na ito, kabilang na ang lalaki. Mabuti na lang din at nakabalik na rin talaga si Gabriel. Hindi na mangangalay ang pakpak ng kumpanya dahil nandiyan na ang tagapagmana ng main company. Tumango siya. Nagkaroon sila ng engrandeng pagsasalo-salo tungkol doon at laking gulat pa nila nang malamang kasal na ito. Iha, nakausap mo ba ang asawa niya? Mabait ba? Mabait naman po si Annalisa, tita. Nakakatuwa talagang unti-unti nang nagkakaroon ng pamilya ang magpipinsan. Sana nga eh, isa na kayo ron. At hindi na magbago ang isipan mo, Iha. Natutop niya ang labi niya. Wala naman kasi siyang iba pang ibig sabihin roon. Sumusubok lang siyang kunin ang loob ni James, ngunit wala namang kasiguraduhan iyon. Good afternoon. Napalingon siya nang dumating si James. Kumunot ang noon niya nang makitang ngiting-ngiti ito. Oh, maaga kang nakauwi ngayon, anak, ha? Maari ko bang hiramin muna si Abigail, ma? Teka, may check-up ba siya ngayon? Akala ko ba tapos na ang check-up niya? Tapos na nga po. Gusto ko lang sanang mamili ng mga gamit ng bata ngayon at isasama ko siya. Tila isang himala iyon para kay Abby, kaya naman nanlaki ang mga mata niya. Oh, totoo ba itong naririnig ko, iho? Nakakagulat talaga iyon at tila hindi si James Saldivar ang nagsabi noon. Ang layo nito sa totoong ugali ng lalaki. Eh, kung ganon, wala na akong marereklamo. Dalian nyo na at baka maubusan kayo ng mga gamit ng mga bata. Natawa naman si Abby. Nako, tita, mukhang malabo naman po yatang maubusan ng paninda ang mall. Natatawang tugon niya at sinikop ang kanyang buhok. Nangiti rin ang lalaki sa excitement ng kanyang ina. Tila ba bumabalik na talaga ito sa pagkabata sa tuwing nasisiyahan. Masaya si James na nagagawa pa rin ang inang maging jolly at palasalita kahit wala na ang kanyang ama. 10 taon na ring patay ang matandang Saldivar at silang dalawa na lamang ang naiwan kaya isang kaginhawahan para sa lalaki na makita itong hindi nagbabago ang pag-uugali. Samantalang si Abigail ay nasa alapaa pa rin sa pagbabago ng pakikitungo ni James sa kanya. Para bang isang panaginip iyon. Saan mo nga pala gustong mamili? Ikaw, kahit saan. Aniya rito. Mabilis siyang sumakay sa kotse at tumungo sa isa sa mga pagmamay-aring malls ng mga Saldivar. Nakalimutan ko nga pala na may mga malls din kayo. Tinawagan ko na si Lucas. Ipinapasara na niya ang buong mall kaya libre kang gumala at pumili ng lahat ng gusto mo. Para sa mga bata at para sa'yo. Si Lucas ay isang pinsan ng lalaki. 7 silang lahat at ito ang nakakuha ng pag-handle ng mga malls nila. Ano? Bakit mo naman kailangang ipasara pa ang mall para lang sa pamimili ko? Mabuti yon para mas convenient sa'yo. Alam kong mahihiyain ka kapag maraming tao. Umawang ang labi niya. Paano yun nalaman ng lalaki? Mahiyain nga siya pero kaya naman siguro ng babae na mamili nang may mga tao basta may kasama lang siya. Huwag kang mag-overthink, okay? Tumango siya at bumaba ng kotse. Pagpasok ng mall, bumungad sa kanila ang nakapilang mga empleyado at sabay-sabay na nagbaw. Magandang araw po, ma'am, sir. Magandang araw po, ma'am, sir. Magandang araw sa inyong lahat. Pumili sila ng mga gamit habang may 3 sales lady na nakabuntot sa kanila. Hindi tuloy maiwasan ng babae na hindi mahiya, lalo pat pinagtitinginan ng mga ito ang lalaki. Ang gwapo talaga ni Sir James, ano? At mukha siyang mabait ngayon. Hindi mainitin ang ulo. Malamang, excited na pagdating sa mga anak niya. Ako, tama ka. Ipinaklose pa talaga nila yung buong mall eh. Ang yaman talaga nila, no? Kamusta naman yung babaeng nakabuntot sa kanya?
Yan ba yung asawa niya? Ano ka ba? Matagal nang patay ang asawa ni Sir James. Surrogate lang ang babaeng yan. Binayaran para dalhin ang mga anak ni Sir. Oh, ganun pala yun. Nagpa-surrogate pala sila. Sana ako na lang. Asa ka pa, Day. Pero tingnan mo yung babae, oh. Mukhang mahirap lang siya, no? Wala pa sakaling kinga ni Ma'am Marie. Mabait lang yan si Sir sa kanya, pero panigurado pagkatapos mga anak niyan, itsupwera na yan. Malakas ang mga itong humagikik. Dinig na dinig ng babae ang palihim na pang-iinsulto sa kanya ng mga sales lady at hindi niya alam kung bakit mabilis agad siyang naaapektuhan ng mga ito. Biglang nawala ng gana si Abby sa pamimili, lalo pa nang marinig niyang walang tigil ang mga ito sa pagkumpara sa kanya sa namayapang asawa ng lalaki. Ano bang gusto mong kulay? Blue or pink? Napakurap-kurap siya ng mamalayang kinakausap siya ng lalaki. Kahit anong kulay na lang, hindi pa naman natin alam ang gender ng triplets, di ba? Nanliit ang mga mata nito sa kanya at napansin ang pag-iba ng kanyang ekspresyon. Are you okay? Masama bang pakiramdam mo? No, I'm okay. Continue ka lang. You're not okay. We can stop for a moment. Ayaw kong napapagod ka. Napailing siya. Okay lang talaga ako, James. Don't mind me. Pagsisinungaling niya kahit umiikot na naman ang kanyang paningin. May kung anong humarang din sa lalamunan ng babae at sobrang sikip noon na halos hindi na siya makahinga. Naramdaman niyang kinakausap pala siya ng lalaki ngunit wala siyang naririnig. Hey, Abby! Naririnig mo ba ako? Sumagot ka. Okay ka lang ba talaga? Bumigat ang paghinga niya at napakapit sa lalaki. Nang segundong iyon, malutong na napamura ang lalaki at mabilis siyang binuhat. Ang mga empleyado ay mabilis ding nagulat at nagpanik, kabilang na ang tatlong nagtatawanan kanina. Hey, hey! Don't sleep, please! Dadalhin pa kita sa ospital. Hindi na kailangan. Abigail! Oh shit! You look pale! Sa tanang buhay ng lalaki ay iyon pa lamang ang unang beses na nakaramdam ito ng labis na takot. Nang makita nitong namumutla at nanghihina si Abby, tila ba nakakita ito ng multo sa bilis ng pagkabog ng kanyang dibdib. Kumapit ka, please. Hindi mo na ako kailangang dalhin sa hospital. Bulong niya kaya humina ang takbo nito, ngunit humigpit naman ang pag-akay. Gusto ko lang siguro na makalanghap ng hangin. Are you sure? Hindi kumbinsidong anito. Yes, please. Pagkarinig ng sagot niya, walang hirap na lumiko si James at pumasok sa isang elevator paakyat ng rooftop. Pagkalabas nila, ay niyakap sila ng malamig na hangin. Bumunga din ang tanawin ng mga naglalakihang buildings at ang papalubog na araw. Sumuot sa dibdib ng lalaki ang babae at doon lang nakahinga ng maluwag. Naramdaman niyang umupo ito sa bench paharap sa sunset at hindi kumikibo. Hinayaan siya ng lalaking bawiin ang nawala niyang lakas. Ilang minuto pa, iniangat niya ang kanyang ulo at nakita ang nag-aalala nitong mga mata. You're so fragile. Palagi kong hindi alam ang gagawin sa tuwing inaatake ka ng ganito. Pakiramdam ko, buhay ko mismo ang mawawala sa akin. Nakonsensya naman siya. Pasensya ka na ha kung pinag-alala kita. Muli siyang sumuot sa dibdib ng lalaki. Abby, tawag nito sa kanya. Tumingin siya. Bakit palagi kang humihingi ng pasensya? Why do you always pity yourself? Dahil yun lang naman ang alam kong gawin para makabawi sa ginawa kong pang-aabala sa'yo. Alam mo bang yan ang dahilan kung bakit naiirita ako sa'yo? Ano man ang ginawa mo, kailangan mong ipakitang malakas at matapang ka. Hindi sa lahat ng bagay, kailangan mong humingi ng patawad. Tumango siya at muling umiwas ng tingin. Tumingin ka sa mga mata ko. Napalunok siya. Abby, look at me. Unti-unti niyang itinapat ang tingin sa lalaki. Doon, nakita niya ang halo-halong emosyon sa pag-aalala. Kaba at takot sa mga mata ng lalaki.
Do you still see me as a heartless man? Hindi ba't yun naman talaga ang katauhan mo? Pagdating sa akin, walang puso. Nasaktan ba kita ng sobra-sobra? Kung alam mo lang, James. Kung ganun, ang mga nararanasan mong ganito ay ako pala ang dahilan. Dahil sa akin, hindi ka lang nasaktan sa labas, kundi sa loob rin. Natameme ang babae. Hindi niya aakalaing darating ang araw na aakuin ng lalaki ang mga ginawa nito sa kanya. Ni hindi niya naisip na darating sa puntong magbabago ang pakikitungo nito sa kanya. Kung titingnan ang nakaraan nila, malabo yun. Sobrang malabo, ngunit heto sila. Kaharap ang papalubog na araw habang pinagninilayan ang mga maling nagawa. Alam mo ba, matagal kong hinintay na akuin ang mga ginawa mo. Alam ko, kaya patawarin mo ako. Maraming beses na kitang pinatawad, James. Alam kong kahit kailan, hindi ko mapapalitan ang pagmamahal mo kay Marie. Alam ko ring wala akong lugar dyan sa puso mo, kaya matagal ko nang tinanggap ang kapalaran ko. Paano kung sabihin kong may lugar ka pa sa puso ko? Noon pa lang. Nalaglag ang panga niya. Peking tumawa si Abby. Nagbibiro ka lang. Ang kanyang mga sinabi ay naputol nang bigla na lamang dumikit ang kanilang mga labi. Hinalikan siya ni James. Anong ginagawa mo? Shh! Nagbago na ang isip ko. Let's make it real. You are no longer the surrogate mother of my children. You are their biological mom. Totoo ba to? Ang mga luha ay muli na namang bumagsak. Ngunit sa pagkakataong ito, luha na iyon ng kagalakan. Muli siyang hinalikan ni James at taos puso na namang tumugon si Abby. Masaya silang bumalik ng mansyon. Partikular na ang babae na walang tigil sa pagkabog, ang dibdib. Nang malaman ni Felicia ang balita, masaya rin ito at tinawagan pa ang ibang ginang ng Saldivar upang ibalita iyon. Sumapit ang panibagong buwan at naging abala sila sa preparasyon ng baby shower. Wala na sanang kailangang ipagdiwang noon. Ngunit dahil sa pagbabago ng relasyon sa pagitan nilang dalawa, suhestyon ng ina ng lalaki na kailangang magkaroon ng baby shower. Dahil kapag nagkataon, ang triplets ang panganay sa next generation ng mga Saldivar. Congrats sa baby shower nyo, Abby. Thank you, Anna. It was unexpected talaga. Akala namin kahit papaano may babae sa tatlo pero puro lalaki pala. For sure, they are going to be the lead of the next generation wealth of the Saldivars. Nang paputukin kasi ang tatlong malalaking balon kanina ay puro kulay asol na kumpeti ang lumabas. Masayang masaya si Abby at lalong-lalo na si James. Kahit na hiniling niyang mga babae man lang sana, hindi na siya nagrereklamo dahil paniguradong mamahalin pa rin naman niya ang tatlo, anuman ang mga genders ng mga ito. May tatlo ng juniors si James nito. Congrats, Kaz! Dapat, ikaw na ang susunod na magkaanak, Gabriel. Nako, mukhang hindi pa handa ang asawa ko, tita. Kung hindi ikaw, edi si Noah o si Ero na muna. Nako tita, kapag ganyang usapan dapat mas una niyong tanungin yung anak niyong si Lucas. Baka tatlo na nga ang panganay niyan. Hindi niyo pa alam. Ano ba kayo? Huwag niyo namang bigyan ng ideya si mama. Baka mapagalitan na naman ako niyan. Aba naman, kasalanan ba naming ikaw ang babaero sa aming lahat, Kaz? Grabe kayo sa akin ha. What if kung si Noah talaga ang may kambal na hindi lang natin alam? Malakas ang kutob ko dito eh. Nagtawanan ang magpipinsan samantalang si Noah naman ay nakasimangot. Tarantado ka, Lucas ha? Natatawang lumapit si James sa mga ito at inakbayan si Noah. Ano ba kayo? Itong si Noah pa ang tinuturo ninyo. Eh ito yung pinakamabait. I mean, pinakasuplado sa ating lahat. Paano magkakaanak to? Eh isang tingin pa lang. Takot nang lumapit ang mga babae dyan. Nakangiti lamang habang nakikinig si Abby sa biruan ng mga ito.
Maya-maya ay dumating pa ang isa nilang pinsan na si Matias, ang sumunod sa yapak ng lolo nilang dating mayor. Oh, nandito na pala si mayor eh. Panigurado pagod to sa pagtatrabaho ng mga babae. Alam mo, ikaw talaga Lucas Tarantado ka eh, no? Hindi ako katulad mo, no? Dapat kasi gayahin niyo ako. Masaya kaya kapag maraming chicks. Sa tinura ni Lucas, mabilis na napailing-iling ang anim. Balang araw, alam mo, makakahanap ka rin ng katapat mo. Tingnan natin kung hindi ka iiyak. Natapos ang araw na yun na puno ng halakhakan at tawanan sa mansyon ng mga Saldivar. Oh, paano ba? Pagod na si Abby. Kailangan na niyang magpahinga. Aakyat na kami. Good luck, Kaz! Natawa si Abby at nauna nang maglakad si James. Ngunit pagdating sa hagdan, agad nang nawala ang mga paa niya sa sahig nang bigla siyang buhati ng lalaki. Ano ba? Kaya ko namang maglakad. Ang kagaya mong diyosa ay dapat lang napagsilbihan. Sus! Bulero ka na ha. Kailan pa ako nagbiro sa kagandahan mo ha? Hindi ako katulad ni Lucas. Kapag sinabi kong diyosa ka, diyosa ka. Sige na nga, suko na po ako. Tila batang tugon niya. Good girl. Inilapag siya nito sa kama at marahang hinagkan ang kanyang mga noo. Napapikit si Abby at dinamdam yon. Sinong mag-aakala na ang supladong si James ay sobra palang sweet kapag prebado. Good night, maganda. Good night, Pogi. Nang sumunod na umaga ay maaga siyang nagising at nagluto ng umagahan ni James. Ganado tuloy itong pumasok ng trabaho dahil sa pabaon niya. Pagbalik ko mamaya, sa labas na tayo kumain. Okay, Pogi. Habang nasa trabaho ang lalaki ay ginugol naman ni Abby ang buong araw sa pagbuburda ng mga damit ng tatlo. Gusto kasi niyang lagyan ito ng mga initials. Aiden, Kaden, and Hayden. Mahina niyang usal habang malaki ang ngiti. Iyon ang naisip niyang ipangalan sa tatlo. Hindi pa alam ng lalaki ngunit balak niya iyong sabihin mamaya sa dinner nila. Hindi na aabot ng isang buwan. Makikita ko na kayo. Excited na ako mga anak. Sumipa ang nasa tiyan niya. Oh, excited na rin ba kayo? Paniguradong magugustuhan niyo rin dito sa labas. Hindi man ako perpektong ina. Ngunit susubukan ko sa aking makakaya na alagaan kayo at palakihin ng mabuti, mga anak. Gumalaw ulit ang nasa tiyan niya. Napahagikik naman ang babae. Pagkatapos magburda, hinintay na niya ang pagdating ng lalaki at nakahanda na ang lahat. Ngunit ilang minuto na ang nakakalipas ang sumapit na ang 6:00 at nagtataka si Abby nang wala pa rin ang lalaki. Sinubukan niya itong tawagan ngunit hindi pa rin sumasagot. Tita, nakarating na po ba si James? Wala pa iha. Sinabi sa akin ng sekretary niya na nasa kumpanya pa raw. May inaasikasong importante. Napatango siya at malalim na napaisip. Pagkatapos ng ilang minuto ay napagdesisyonan na lamang niyang puntahan ng lalaki at sorpresahin ito. Sigurado ako, magugulat yan kapag nakita niya ako sa opisina niya. Unang beses ko pa namang makapunta dun. Humagikik siya at nagdala ng merienda. Alam ng babaeng may merienda na mula sa cafeteria, ngunit ginawa niya pa rin iyon mula sa wala, kaya naman malakas ang loob niyang isorpresa ang lalaki. Si Sir James po ba ang hanap niyo, ma'am? Oo. Nandito ba siya? Paninigurado niya dahil baka nasa labas ito at kaya natatagalan. Opo. May kausap po siya ngayon sa opisina. Ihahatid ko po kayo ron. Ngumiti siya sa sekretary at nagpasalamat dito nang ihatid siya hanggang sa pinakahuling palapag ng building. Hanggang dito na lamang po ako, ma'am. May gagawin pa po kasi akong inutos ni Sir James eh. Sige. Maraming salamat. Nang maiwang mag-isa, humugot ng malalim na hininga si Abby bago napagdesisyon ng humakbang upang kumatok sa pintuan ng opisina ni James. Ngunit sa kanyang pagtataka, nagulat siya nang makitang bukas ang pintuan at nakasiwang ng kaunti dahilan kung bakit nakita niya ang likuran ng kung sinong lalaki at si James na magkaharap at nakatayo. Seryoso ka ba, Cass? O nababaliw na? Paano mo nagawa yun?
Hayaan mo na ako sa plano ko, Gabriel. Hindi ko kailangan ng tulong ninyo. But look what you've done. Tingin mo ba magugustuhan to ni Tita kapag nalaman niya ang ginagawa mo? Nang hindi masyadong maintindihan ang pinag-uusapan ng mga ito, lumapit pa ang babae at narinig ang usapan ng dalawa na isa palang pagtatalo. Sabihin mo sa akin, mahal mo pa rin ba siya, ha? Oo, mahal na mahal ko siya. Eh bakit mo itong ginagawa? Bakit mo pinapaniwala ang isa na may nararamdaman ka para sa kanya? Sana naging totoo ka nalang sa damdamin mo, nang wala kang nasasaktan pa. Walang masasaktan dito, Gab. I got things handled already. You're unbelievable. Itinuro ni Gabriel na pinsan ng lalaki ang letrato ng kung sino. Larawan iyon ni Marie. Si Marie ba ang pinag-aawayan nila? Tanong niya sa kanyang isipan at mabilis na nanlamig sa kanyang kinatatayuan. Bumalik ang dating alaala niya dito. Kung ayaw mo naman palang makinig sa suhestyon ko, sana hindi ka nalang humingi ng tulong sa akin. It's not like that. I still need your help pero hindi ko kailangan ng opinion mo tungkol kay Abigail at kay Marie. I can't believe you, Jameson Saldivar. Umigting ang panga ng lalaki sa pinsan nito, samantalang nag-umpisa ng sumikip ang paghinga ng babae sa unti-unting naiintindihang pinag-uusapan ng mga ito. Ginagawa ko lamang yun para protektahan ko siya, Gabriel. Huwag mong questionin ang paraan ko dahil ikaw rin mismo. Nilabag mo ang prinsipyo mo. Para kanino? Para kay Anna. Hindi alam ng babae ngunit nanlabo ang paningin niya. Bumaba iyon sa hawak na paper bag, laman ang meryendang dala at sa nanghihinang kamay na humawak doon. Dinig na dinig niya. Pinag-uusapan nila ang namayapang asawa ng lalaki at kung gaano nito kamahal ang babae. At wala mang binanggit na pangalan tungkol sa isa pa, subalit alam niyang siya ang tinutukoy nito na pinapaniwala lamang ni James dahil sa plano nito. Kaya pala bigla na lang nag-iba ang pakikitungo niya sa akin? Dahil ano, balak niya akong saktan pagkatapos? Pinigil niya ang pagsinghot at humakbang palayo. Narinig pa niyang nagtatalo ang magpinsan tungkol kung sino nga ang talagang mahal ni James. Ay nanghina siya ron. Napasandal sa pader ang babae at napasapo ang labi sa pagtangkang paghikbi. Umasa siyang nagbago na ito, na ang ipinapakita nito ay totoo. Ngunit lingid sa kaalaman niya na may lihim palang plano ang lalaki at hindi siya ang totoong mahal nito. Mula pa noon, si Marie pa rin ang mamahalin nito at mananatiling wala siyang puwang sa puso ng lalaki. Akala ko nagbago na siya para sa mga bata. Nahulog ako sa patibong mo, James. Nanghihina siyang humakbang at pinilit na palakasin ang kanyang loob. Ngunit nang bigla siyang makaramdam ng sobrang sakit ng tiyan, natigil siya at nabitawan ng paper bag. Dahilan para makagawa ito ng ingay. Sino yan? Sinubukang tumakbo ng babae ngunit huli na dahil naramdaman na niya ang mainit na likidong tumutulo sa kanyang hita pababa sa kanyang binti kasunod ng paglabas ni James at ng pinsan nito sa opisina. Abby? Why are you here? Sana hinintay mo na lamang ako sa mansyon. Pauwi na rin naman sana ako. Ngunit nanlaki ang mga mata nito nang makitang basa ang sahig mula sa kanyang hita. Oh shit! Manganganak ka na yata. Huwag mo akong hawakan. Hinarap niya ito at matalim na tiningnan. Napako sa pwesto si James at nagtaka pa noong una sa kanyang inasta. Ngunit mabilis din itong naisip ang rason kaya naman lumambot ang ekspresyon nito. Narinig mo ba ang mga pinag-usapan namin? Niloloko mo lang pala ako. Ang pinsan nitong si Gabriel ay napasinghap at napailing nang lisanin ang lugar na yon. Tatawag na muna ako ng ambulansya. You need to tell her everything, Kaz. Anito bago umalis. Pakiramdam ni Abby, niyurakan ng makailang beses ang kanyang puso. Sa sobrang galit ay nasampal niya ang lalaki. Akala ko nagbago ka. Akala ko totoong mahal mo ako. Na natutunan mo nang makita ang halaga ko bilang babae.
at ina ng mga anak mo. Pero ginamit mo lang pala ako. Pinaasa mo lang ako at pinahulog sa bitag mo, James. Ang lalaking kinakabahan sa sitwasyon niya ay hindi magawang makasagot. Sagutin mo ako. Peke ba? Peke ba ang lahat ng ipinakita mo sa akin sa mga lumipas na buwan, ha? Walang iyan naman, oh. Ang sakit mo namang magpaasa. Kumalma ka muna. Kailangan kitang dalhin sa hospital. Manganganak ka na, Abby. Huwag mong ibahin ang usapan. Galit na galit siya at hindi ramdamang sakit na idinudulot ng kanyang tiyan. Hindi ko iniiba ang usapan. Alam kong kailangan kong magpaliwanag sa'yo. Pero hindi sa ganitong sitwasyon. Hindi ko uunahin ang ganitong bagay kesa sa kaligtasan mo. Mahigpit na napahawak ng grills ang babae at doon na umepekto ang hindi niya makayanang tiising sakit. Ang tanging nagawa na lamang niya ay yumuko at mapahagulgol. Please, hayaan mo muna akong dalhin ka sa hospital. Pagkatapos nito, aaminin ko ang lahat ng kasalanan ko sa'yo. Yon ang huling salitang narinig niya. Dahil nawala na ng malay si Abby pagkatapos noon, nagpapanik na binuhat siya ng lalaki at isinugod sa hospital. Wala sa mabuting kalagayan ng katawan niya, sir. Wala rin siyang malay. We need to open her belly. Give me your full permission para masesarya namin ang asawa niyo. Hindi na nagkaroon ng oras na mag-isip si James at pinayagan na lamang ang gusto ng doktor. Ang tanging alam nito ay mailigtas siya at ang buhay ng mga bata. Maagang nag-labor si Abby. Hindi pa niya kabuwanan ngunit maagang lumabas ang triplets, dahilan kung bakit naging premature babies ang mga ito. Sa awa ng Diyos, mabuti at nakasurvive ka, iha. Walang guhit ng reaksyon sa mukha ng babae. Ilang araw na mula nang makapanganak siya ngunit hindi niya magawang maging masaya. Ang tanging beses na ngumiti siya ay nang masilayan niya ang tatlo. Subalit pagkatapos noon ay wala na. Lalo pa nang makita ang pagmumukha ni James. Ngayon ay alam na niya ang totoong pakay nito. Ipinangako niya sa kanyang sariling hindi na magpapaloko. Masakit para sa babaeng paglaruan at paasahin ng ganun. Umasa siya na mabibigyan ng pamilya ang mga anak niya, ngunit imposible nang mangyari iyon. Napansin ko na hindi ka masaya, iha. Okay ka lang ba? May problema ka ba? Walang ideya ang ina ng lalaki. Ang alam lamang nito, inatake siya ng panganganak ng puntahan niya sa kumpanya si James. Wala itong alam sa narinig niya. Kung alam lang sana nito, maiinis din ito sa anak niya, ngunit ayaw na niyang palakihin pa yon. While out of energy, Abigail contemplated and decided for herself. Sa oras na mabawi niya ang kanyang lakas, aalis na siya. Tulad ng unang napagkasunduan nila, uuwi siya ng probinsya at hindi na magpapakita pa. May problema ba kayo ng anak ko? Napansin ko rin na tila problemado siya mula ng mga naka. I know it's not just about the premature babies. Alam kong may mali. Wala naman po, tita. Konting misunderstanding lang po. Kung konti lang, kailangan niyo pa rin ayusin ito, iha. Huwag niyong hayaang tumagal pa ito at magpa-apekto sa inyong relasyon. Kailangan niyong magpalakas para sa mga bata. Ngumiti na lamang siya. Hindi nagtagal ay pumasok ng kwarto si James mula sa pagbabantay sa mga anak at agad na dumiretso sa kanya. Ang ina naman nito ay agad ding lumabas. How are you feeling now? Hindi siya sumagot. Please, sagutin mo naman ako, Abby. Gusto kong masigurong hindi na masama ang pakiramdam mo. Nanatiling tiklop ang bibig niya. Alam kasi ni Abby na konting kibu lamang nito, bibigay na naman siya at ayaw niyang magpadala. Sawa na siya na lang palagi ang naghahabol. Alam ko na galit ka sa akin, kaya ayaw ko nang dagdagan ang nararamdaman mo. Wala naman akong pakialam kung magalit ka man sa akin tungkol sa narinig mo ng araw na yun. Hindi pa panahon. Panahon sa ano? Narinig ko ang lahat, James. Wala ka nang dapat ipaliwanag pa sa akin. Bumagsak ang balikat ng lalaki. Mahal kita.
Huwag mo na nga akong lokohin pa. Naipanganak ko na naman ang mga triplets mo, hindi ba? Tapos na. Tapos na ang kailangan mo sa akin. Pwede mo na akong iwan. Walang naging laban sa kanya ang lalaki. Sapat na kasi ang ilang beses na nagmukha siyang tanga. Pakiramdam niya, mahirap nang ibalik ang tiwala sa lalaki. Kung iniingatan lang sana nito ang tiwala niya, hindi ito mangyayari. Masaya pa rin sana sila, imbis na ganito. Humihingi ako ng 4 na araw pa. Pagkatapos nito, ipaliliwanag ko sa iyo ang lahat, pati na rin ang hinala mo. Wala siyang naging imek at sa malayo lamang ang tingin niya. Alam ng babae na pagdating ng araw na hihingi ang lalaki ay wala na siya upang makinig dito. Aalis na siya. Mula sa isang madilim na bodega, pumasok si James at diretso ang lakad sa tanging ilaw na makikita sa loob. Yun na ang huling gabi sa pangako niyang 4 na araw kay Abby. Ang araw na tatapusin na niya ang balakid na hinaharap, dahilan bakit hindi nito masabi-sabi sa babae na mali ang narinig nito ng hapong iyon. Akala kasi nito, si Marie ang tinutukoy niyang mahal pa niya. Ang totoo, kabaligtaran iyon. Si Abigail ang mahal niya. At si Marie naman, ang ginamit niya para sa plano niyang magtatapos na rin ngayon. Long time no see, Jameson. Umangat ang sulok ng labi niya sa lalaking humakbang mula sa dilim. Ang ama ni Marie, ang dating biyanan, ang lalaking siyang responsable sa pagkamatay ng ama niya, 5 taon na ang nakakaraan. Hindi ko inaasahan na ikaw lang ang pupunta ngayon dito. Nalagpasan mo ang ekspektasyon ko. Ano pang gusto mo? Ibinigay ko na ang perang hinihingi mo kapalit ng huling habilin sa akin ni Marie. Alam mong hindi sapat ang pera para sa akin. Noon pa lang eh. Alam mo nang hindi lang pera ang kapalit ng pagpapakasal ko sa iyo sa anak ko. Nakakalungkot lang na namatay agad siya kaya hindi ko na nakamit ang pangarap ko. Pangarap mong ano? Na maging CEO ng isang kumpanya ng mga Saldivar? Tama ka. Iyon ang pangarap ko. Kaya yun ang gusto ko. Ibigay mo sa akin ang kumpanya ninyo at hindi ko na palalabasin na ikaw ang pumatay kay Marie. Unti-unting kumuyom ang kamao ng lalaki habang nakikinig dito. Sa tuwing nakikita itong nakangisi, tila gusto na lamang niyang barilin ito para tapos na ang problema. Ngunit hindi yun magugustuhan ng mga mahal niya sa buhay, lalo pat may umaasa ng mga anak sa kanya. Anong pumasok sa isipan mo? At inakala mong ibibigay ko sa'yo ng ganun-ganun lang yun? Abay, nagmamatigas ka pa. Sige, tatawagan ko ngayon ang kapatid kong chief. Tingnan natin kung hindi masisira ang reputasyon ng pamilya ninyo. Imbis na matakot ay natawa na lamang siya. Bakit napakalakas ng loob mo, Carlos Baltazar? Nagagawa mo pa talagang maghangad ng kung ano-ano ng mga kayamanan ng mga Saldivar pagkatapos mong ipapatay ang ama ko? Ano? Teka, paano mong nalaman ang lahat ng yan? Tama ako, hindi ba? Ikaw ang nag-utos na barilin si Papa dahil buong akala mo mabibigyan ka ng pwesto sa kumpanya, ngunit hindi. Ako ang pumalit at sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang ginawa mo. Kung kanina ay natatawa pa itong tila baliw, ngayon ay nilamo na ng kaba si Carlos. Hindi nito inaasahan na madidiskubre ng lalaki ang sekreto niya. Walang yaka pala talaga eh, tarantado ka. Papatayin kita. Mabubulok ka muna sa kulungan bago mo ako mapatay. Pagkasabi niya noon ay sabay ring nagsilabasa ng mga pulis at ang pinsan niyang si Gabriel. 1 linggo na ang nakakaraan, sa hapon kung saan naabutan sila ni Abby, nagkaroon ng pagtatalo si James at ang pinsan nito matapos ikwento ang plano. Pagkatapos kasi ng mahabang taon ay nakumpirma ng lalaki na si Carlos ang nagpapatay sa ama. Kaya siya nagpakasal kay Marie kahit 2 buwan pa lamang silang magjowa ay upang gamitin ito sa plano. Hindi talaga ito mahal ni James. Alam din niya ang plano ni Carlos na gamitin ang anak laban sa kanya, kaya naman naging matalino siya at hindi nagpaloko.
Tumahimik din naman ang pamilya ng mga Baltasar ng 2 taon. Ngunit noong nakaraan lamang, muli na naman siyang pinagbantaan nito tungkol kay Abigail at sa mga anak nila. Kaya nagplano na ang lalaking tapusin ang kasamaan nito. Huwag ang mag-iin ako. Mula pa lamang noon, si Abby ang nakakuha ng pansin ni James. Mula pa lang nang maging scholar ito ng kanyang ina, wala nang babaeng minahal ang lalaki kundi si Abby lamang. Binalak niyang ligawan ito ngunit nagbago nang mamatay ang ama at nag-iba ang priority niya. Kailangan niyang hanapin ang pumatay sa ama nito. Ito rin ang dahilan kung bakit suplado ang pakikitungo niya kay Abby upang ipakita sa mga Baltasar na hindi nila magagamit si Abigail laban sa kanya. Kaya nang matunugan iyon ni Carlos, tinangka na naman itong ipapatay si Abby kaya doon na niya kinausap si Gabriel at sinabi ang buong plano nito. Nagtalo pa sila dahil noong una gusto niyang patayin si Carlos habang hindi namamalaya na nakikinig pala ang babae. At mali ang naging pag-intindi nito. Bitiwan niyo ako! Mga tarantado kayo! Wala akong kasalanan! Hindi niyo ba ako kilala, ha? Kapatid ko ang chief of police! Ang tinutukoy mong chief, pinababa na sa pwesto ng presidente dahil sa katiwalian, Carlos. Tumahimik ka na at sumunod ka na lamang sa amin. Hindi! Hindi! Bitiwan niyo ako! Good job, Kaz! Tapos na ang problema mo at nakamta na ni Uncle ang hustisya sa pagkamatay niya. Salamat, Kaz. Inakbayan siya ng pinsan at ngumiti. Nang sumunod na umaga, iyon ang balitang pumutok sa buong bansa at lahat ng mga tao ay nagulat. Mabuti na lamang talaga at sinabi mo kaagad ito sa akin, anak. Dahil kung hindi, mahihimatay ako sa gulat. Sa wakas! Nakamta na ng ama mo ang hustisya para sa kanya. Nagyakapan silang mag-ina. Inikot niya ang paningin sa buong paligid. Nakalabas na ng hospital si Abby, ngunit hindi pa rin niya ito nakikita. Nasaan po si Abby, ma? Eh, nandito lang siya kaninang umaga eh. Teka, baka may ginagawa. Teka, narinig ko siyang magpapaalam kaninang lalabas. Ano? Mabilis na napahiwalay si James sa kanyang ina at kumunot ang noo. Kapwa tila nagtitigan at nanlaki ang mga mata ng matauhan. Kaya naman dali-daling tumalikod ang lalaki. Kailangan ko siyang mahabol, ma. Pumunta ka na ng airport. Paniguradong doon siya dederecho. Ipapacheck ko na rin ang mga pier. Dalian mo, anak! Halos lumipad sa hangin ang pagmamaneho ng lalaki. Kung kailan na naresolba na niya ang lahat ng problema, doon naman mawawala ang babae. Abby, please, sagutin mo naman ang tawag ko. Naisip pa lamang ng lalaki na hindi nito ito makikita, parang hindi na siya mabubuhay. Mahal na mahal niya ang babae at hindi niya kayang mawalay ito sa kanya. Tama na ang pagpipigil niyang ipakita ang pagmamahal para sa kanya. Tama na ang sakripisyo. Panahon na upang mahalin niya ng wagas ang babaeng totoong mahal niya. Abigail! Pagdating sa airport ay hinanap agad ng lalaki ang babae, ngunit wala siyang nakitang Abby. Naubos na niya ang buong lugar, ngunit wala kahit anino nito. Abigail, magpakita ka sa akin! Mariing na ikuyom ng lalaki ang kamay at malakas na sinuntok ang pader. Hindi siya pwedeng mawala! Halos magwala siya kung hindi lang dumating ang iba pa niyang mga pinsan. Kalma, Kas. Tumawag na si Noah sa akin. Ang sabi niya, hindi rin nila namataan si Abby sa papaalis na barko. Ibig sabihin, nandito pa siya sa Manila. San ko siya hahanapin ngayong araw? Ayaw niyang magpahanap sa akin. Naiiyak na ang lalaki dahil sa frustration. Kahit tawag ay hindi nito masagot. Kumalma ka na muna. Kami na ang maghahanap. Mas mabuting dumiretso ka na muna sa hospital upang tingnan ng triplets. Nakakamulat na raw sila. Ang pag-aalala ay bahagyang nasa pawan ng panibagong emosyon nang marinig iyon ni James. Mga anak niya. Maliban sa babaeng minamahal ay may mga anak na palang umaasa sa kanya. Maraming salamat, Noah.
Habang pinapakalmang sarili ay napagdesisyonan na nga niyang puntahan na muna ang mga anak sa hospital. Ngunit pagdating ng lalaki, laking gulat niyang nandoon ay naabutan niya si Abby na nakangiting binabantayan ang kanyang mga anak. Abigail? Napako siya sa kanyang kinatatayuan, lalo pa nang takbuhin siya nito at halikan. Nandito ka lang pala, kung saan-saan kita pinaghahanap. Nanlaki ang mga mata ng babae. Ginawa mo yun? Hindi naman ako uuwi ng probinsya. Nandito lang ako mula pa kaninang umaga sa mga bata. Umalis ako ng mansyon dahil namimiss ko na talaga sila. Doon lamang nakaginhawa ng maluwag ang lalaki at napapahid ng pawis. Thank God! Mga kala ko iniwanan mo na ako. Alam mo, yun dapat ang plano ko eh. Pero nagbago ng isip ko. Nanlambot ang ekspresyon niya. At ano namang nangyari at nagbago ang isipan mong umalis? Nakita ko kasi sa TV ang balita. Naiintindihan ko na ang lahat ng mga narinig ko ng araw na yon. At naisip ko na nagkamali ako ng pagkakaintindi. Pasensya na kung napagsalitaan kita ng masama, James. Pasensya na nang dahil sa pagkakamali ko. Akala ko... Tila ba langit na ang lumapit sa lalaki sa sobrang galak ng kanyang puso. Kaya naman hindi pa natatapos sa pagsasalita si Abby ay mabilis na niya itong sinunggaban ng halik. Mahal na mahal kita, Abigail. Walang makapaghihiwalay sa ating dalawa. Mahal na mahal din kita. Kung may tamang desisyon man na ginawa ang babae sa tanang buhay niya, ito yon. Ang tumayo sa responsibilidad at pagmamahal para sa lalaki. Nang marinig niya ang balita tungkol sa ginawa ni Carlos Baltazar, ang lahat ng plano niyang umalis ay natunaw at nagsisi sa mga sinabi kay James. Kaya kung may pinakamasayang tao man ngayon sa buong mundo, siya yun. Hindi ko na uulitin yun. Pakikinggan ko na rin ang mga paliwanag mo. Hindi na rin ako maglilihim sa iyo ng sekreto. Magkasama, masaya nilang pinagmasdan ang nakamulat ng mga araw. At mula noon, tila ba umihip lamang ang hangin at nagulat na lamang silang malalaki na ang tatlo. Naikasal na rin sila at kontento sa buhay. Mama, pwede po ba naming laruin sila Megan at Knox? Oo naman. Ngiti niya sa kanyang mga anak habang tahimik lang na sinesenyasa ng asawa ang mga ito. Gusto kasi ng mga itong laruin ang bagong kilala nilang pinsan na kambal din. Maraming salamat po, Mama. You're the best. You're beautiful too. Nangingiti lamang siya at nilingon si James na hindi mawala sa kanyang tabi. Oh, ikaw naman. Bakit wala ka ron sa mga pinsan mong nagkakatuwaan ha? Mamaya na. Mas gusto ko rito sa tabi mo. Napahalakak siya. Hindi naman halatang patay na patay ka sa akin eh, no? Napuno ng halakhak ang mga area na yon. Wala na atang mahihiling pa sa Diyos si Abby kundi purong kasiyahan at pagmamahal. Matagal na akong patay na patay sa'yo, asawa ko. May mga problema na mahirap nang ayusin dahil hinayaan natin ito at hindi agad inagapan habang maaga pa. Kaya habang maaga pa, ayusin na at huwag nang lumaki pa. Babaan din natin ang pride, habaan ang pasensya at taasan ang pag-unawa upang makaiwas sa mga mabibigat na sitwasyon. Sa pag-ibig, walang perpektong magkarelasyon. Ngunit nasa inyo na kung paano nyo hahawakan ang relasyon patungo sa isang matagumpay na pagsasama. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh.